DFW. Ano yung pinakamaganda mo? Kasi, lalo pa ngayon, Pasko na naman, ubus-ubus na naman lalong lahat ng kinikita nila. Ang worst part is, masasaya yung pinadalhan, malungkot yung nagpadala. Yeah, dalawa lang yan. Makinig kayo sa mga nag-OFW. Once na nandiyan kayo sa ibang bansa, kakayod kayo, kikita. Pero kung yung kinita nyo napunta sa pambayad ng gastos, matrikula, kuryente, lifestyle, sabihin na natin yung mga naiwan mo sa Pilipinas, sinusuportahan mo. Darating yung time mapapagod ka at pag umuwi ka at mag-retire ka na, magugulat ka na lang walang laman yung drum mo. Now, ganito ang gagawin mo, advice ko. Meron kang in-global on the side. Total marami naman kayo free time, like nag-EFP kayo everyday. Walang mga ginagawa over weekend. So, isingit nyo lang kasi kagaya namin, naroon ako part-time lang dati, empleyado ako. So, pag may gusto may paraan. So, 1 hour, 2 hours, daily discipline, pwede mabago buhay mo. Para pag umuwi ka na sa Pilipinas for good, dalawa na ipundar mo. May negosyo ka in global, na-establish mo. So, kahit wala kang trabaho, pag uwi mo, kasama mo yung pamilya mo, and at the same time, meron kang naumpisahang negosyo. Kasi karamihan na nag-FW, sir. Lahat ng kita padala, pambayad, walang naitanim. Pwedeng anihin later. So, marami ako na-experience na nakita, kahit kamag-anak ko, pag-uwi, kailan may edad na, napunta lahat sa gastos yung mga padala, hindi doon sa investment na pwede mag-grow yung economic life. Eh, ang in-global, simple lang. Pagtanim ka dito, i-guide mo siya kahit mentor mo siya sa social networking, pwede na mag-internet, pwede mag-usap sa Facebook, katulad ngayon, pwede sa Skype, or any means of communication, copy-paste, pinili mo yung mga taong successful. So, kahit nandito ka sa US, katulad ngayon, kausap kita, hindi ko alam kung nasaan kayo, Saudi, or Kuwait, or ano to, Hong Kong. Iba-ibang bansa, ang dami ng... Exactly. So, nag-meeting tayo ngayon. Nandito ang nanonood sa ating ngayon, 206. Nandito kami sa business launch ng PAL, Philippine Airlines. Kausap po kayo. So, real time, live. Oh, live to. Dito, hindi to TV lang. And, can you imagine kung ikaw ay OFW na ang business mo ay global? May kausap ka sa Qatar, may kausap ka sa Doha, may kausap ka sa Kuwait, may kausap ka sa Dubai, may kausap ka sa Saudi. Pag ikaw ay traditional businessman, you need a lot of capital, millions, experience para mag-reach out sa global business. Pero sa ganitong negosyo, nandito ka lang, kaupo, pero tinuturoan mo yung mga network mo sa iba't ibang bansa. Pwede mong gawin yan. So, ang tawag lang dyan, didisiplinar mo lang yung sarili mo na gawin mo siya araw-araw. Tama. Hey, boy. Make him whistle like a missile. Bomb.